Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid. Saan man po kayong lugar naroon ay sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. So, konting update lang po tayo, no, tungkol nga dito sa ating laging pinag-uusapan dito sa Tinaguri, ang pinaka-controversial na pastor ngayon sa ating panahon. Controversial dahil sa patong-patong na kaso na isinampa sa kanya ng kanyang mga dating sariling tagasunod. At yan ay walang iba kundi ang founder ng Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy. So maaga pa lang kanina, halos buong bayan nga ang nakatutok hinggil sa pagharap ni Pastor Apollo Kibuloy sa korte dyan po sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159 para isagawa po ang arraignment sa kanya sa kasong qualified trafficking. Para po sa inyong kaalaman, ang arraignment po ay isang procedure sa korte kung saan kailangang basahin sa harap ng akusado ang lahat ng mga kasong isinampa sa kanya doon sa sala ng nasabing korte. Sinasabing ito daw po ang kauna-unahang beses na si Kibuloy ay humarap sa isang korte sa loob ng mahabang panahon ng kanyang pagiging pastor. Ito po ay sa kabila na marami ng kaso ang naisampa sa kanya or laban sa kanya. Ang pastor, gayon din ang kanyang mga kapwa-akusado na sina Jacqueline Roy, Sylvia Semanyes, Crescente, Pauline at Ingrid Canada, ay pare-pareho po silang nagdeklara ng not guilty plea. Para po sa inyong kaalaman, ang ibig sabihin ng not guilty plea, ibig sabihin hindi nila inaamin sa harap ng hukuman yung mga kasong isinampa laban sa kanila. Specifically, yung nga pong qualified trafficking, ano? Pero maliban po sa qualified trafficking na isang non-bailable na kaso, meron pa pong dalawang kaso ang nakasampa kay Pastor Kibuloy dyan naman sa Quezon City RTC, yung pong child and sexual abuse. So ang mga kasong ito ay bailable, meaning pwedeng piyansahan. 180,000 para sa sexual abuse of minors at 80,000 naman para sa child cruelty. Actually, maliit na bagay yan para kay Kibuloy, ano? Barya lang sa kanya yan eh. So bagaman may mga kinakaharap ding kaso sa Amerika, ang sabi po ni President Bongbong Marcos, kailangan munang harapin ni Kibuloy yung mga kaso niya dito sa bansa bago pag-usapan yung tungkol sa extradition with the US government. Pero alam nyo ba, mga kababayan, na meron tayong natanggap na impormasyon na may syndrome o sintomas na dinadala itong pastor nung siya ay humarap kanina sa hukuman. Yes, meron siyang syndrome na dinadala, o pag sinabing syndrome kasi it is a symptoms, no? Ang syndrome na ito actually ay nauna na niyang sinabi dati. Nabanggit na niya yan noon 6 months ago. At alam nyo ba, nasabi niya, ito daw syndrome na ito ang dahilan kung bakit nakakalagkad ang pangalan niya sa korte, especially sa aligasyon ng panggagahasa, ano? Pero itong syndrome din na ito ang naging depensa niya sa mga akusasyon laban sa kanya. So pakinggan natin si Pastor Kibuloy kung anong klaseng syndrome ba ito. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin, single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Kaya pinag-aagawan ako. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Kaya pinag-aagawan ako. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Kaya pinag-aagawan ako. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Pinag-aagawan nila ako dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo, mga pag nangyari ito. Sabi ko, hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Oh, napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ng lahat ng istorya. Pero yung amin pong sinosolicit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni Cinco, wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi. Ayun, narinig nyo, no? Yung Potiphar syndrome ba yun? Ewan, ngayon ko lang kasi narinig yun eh. So, Potiphar syndrome kasi pinag-aagaw-agawan daw siya ng mga babae. Kaya, pag hindi niya pinagbigyan, nakakaladkad yung pangalan niya sa mga demanda. Yan daw yung syndrome na dinadala ni Pastor. Hindi naman sinabi ni Pastor kung nawala na yung syndrome na yan eh. Diba? So, posible na daladala pa niya yan hanggang ngayon. Nung marinig ito ng mga mambabatas,
Nung unang sinabi niya to, narinig ito ng ilang mga congressman. Alam niyo ba kung anong naging reaction ng mga congressman? Iba-iba ang naging reaction nila dyan. Hindi mo maintindihan kung sila ba'y natatawa o nagagalit eh. Ito, pakinggan ninyo. Huwag kang feelingero. Akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo. Good number of people around the world. He knows what he's doing. He knows that he's clearly defying the law. He knows he's injuring the political system that we have in place. He's disrespecting the authorities. And I think that he'll be made accountable in that at the right time. I don't think being an appointed son of God puts you above the law. And I'm sure no one is above the law. So until now, mukhang hindi pa rin nawawala yung syndrome ni Pastor. Kasi hanggang ngayon pinag-aagawan pa rin siya eh. Yun nga lang, pinag-aagawan na siya ng dalawang tulungan. Ayon dito sa balitang ano, no, nabasa ko lang kasi ito kanina eh. Sa balita ng Philstar, ano, sabi dito pinag-aagawan pa rin daw si Pastor. But by this time, eh, ng mga kulungan naman. Siya ba ay dapat manatili sa kustodiya ng PNP dyan sa Camp Crame o sa kustodiya ng AFP sa Camp Aguinaldo? Sa ngayon, eh, nananatili pa rin po naman si Pastor Kibuloy sa, dyan sa Camp Crame, sa kamay ng mga kapulisan natin, ano? So, isang message lang ang gusto kong ihatid sa inyo, mga kababayan, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Proverbs o Kawikaan, meron po tayong ganitong mababasa. Kapag dumarating ang kahambugan, ay dumarating din ang kahihiyan. Ngunit kasama ng mapagpakumbaba ay ang karunungan. When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly is wisdom. So muli, magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po'y sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Diyos at ang kanyang pagpapala. Muli, to God be the glory.